tayo ay magluluto ng ginisang sayote. Okay, umpisa na natin. Ayan, meron tayong tubig. Yung mga ano, iniwan natin. Diyan natin ilalagay. Ito na, magsasangkutsahin na natin ang ating hipon muna. At pagkatapos magsangkutsa, igigisa na ang sayote. Okay? Okay, ang ating gagamiting mantika ay itong mantika ng taba ng baboy. Taba ito ng baboy. Ginagamit ko siya pamprito kasi pag organic, healthy siya. Pero pag yung regular na baboy, tinatapon ko siya. Kaya ko lang po siya ginagamit kasi organic siya. Organic na baboy. Ayan siya yung shrimp. So, kutsahin muna natin ang hipon ng wala ang lansa. Ito siya, pepper. Lagyan natin ang patis. Dito ko na ilalagay yung patis para makuha yung katas ng hipon. Lagyan natin ng ginger powder. Tansyahan lang siya. Garlic powder. Ilagyan ko ng konting tubig itong pinaglagyan natin ng hipon. Kasi nandyan yung lasa ng ulo. Ayan o, yung itlog-itlog ng ulo, malasa yan. Halo-halo natin dito. Natin sa medium heat yung apoy. Lagyan na natin ang bawang. Sibuyas. Anlik. Lagay pa natin yung sili. Nasangkot siya na yung hipon. Nasangkot siya na rin itong mga ingredients. Haluin natin ang hipon. At alam mo, ang hipon titigas siya pag masyadong naluluto. Siya. Ilalagay natin sa ibabaw pagluto na ang gulay. Binababad ko ang kanyang sayote kasi pag binabalatan mo para siya may dakta-dakta. Ayan siya. Wow! Amoy pa lang, masarap na. Tapos lagyan natin ang sabaw. Ito siya, meron akong pork broth. Ako ang gumagawa nito. Kaya meron akong taba ng pork belly. Pinapakuluan ko siya, tapos umiibabaw yung taba niya. Kaya kinukuha ko, ginagawa kong panggisa. Takpan muna.
Ayan, lagyan natin ng sabaw. Naka-frozen kasi siya. Maalala ko huli na. Sinara ko siya sa New Way para magamit ko na yung sabaw. Lakasan na natin yung apoy. At lagyan nga natin ng konting bawang para matanggal yung lansa ng hipon. Ito pa, lagyan ko pa siya. Ayan nga, frozen siya. Matutunaw sa init na yan. Broth siya. Pork broth. Nilagyan ko na siya ng konting tubig saka konting asin. Konting tubig. Hinihintay na lang na lumambot ang kanyang sayote. Pinatay ko na at malambot na ang sayote. At ilalagay na natin ang kanyang sahog hipon. At ilalagay na itong green onion. Okay, tapos na. Ginisang sayote! Ayan, tapos na po ang ating ginisang sayote. Tikman na natin. Halika na, kain na tayo. Mainit siya. Tama ang luto ng kanyang sayote. Yung lambot niya. At ayan yung sabaw. Pwede mo higupin ang sabaw kasi wala kang malasahang lansa. At ito yung kanyang hipon. Malambot siya. Kaya nga nung pagkatapos ang kutsahin, hinango natin kasi nga pag pinakulaan mo siya ng matagal, kasama mo pinalambutan ang kanyang sayote, titigas siya. Ngayon, tama-tama lang ang kanyang lambot. Bye-bye! Okay, please don't forget, if you like this video, please subscribe.